The government is now taking action and undertaking several key measures to overcome and recover from the effects of this pandemic. Our health workers are burnt out with seemingly endless number of patients trooping to our hospitals for emergency care and admission. We're waging a losing battle against COVID-19. Umamin si Per Manuel sa nagawa niyang krimen. Nawalan daw siya ng trabaho bilang security guard dahil sa pandemya. Kaya siya sumaydain sa pagbebenta ng isda. Yun nga lang, naubos na rin ang pampuhunan niya. Wala na po akong magpapakain. Wala na po akong pambuhay sa sarili ko at sa mga bata. Diyan ka lang muna. Bawal pa kayo lumapit dahil naka-quarantine pa kayo. Wow, Ate Ayesha, ang ganda mo ngayon ah. Hindi na po ba sungki-sungki ang ngipin mo? Oo naman. Diba sabi ko sa'yo, tutuparin ko mga pangarap ko na magpabrace ako. Sayang nga, kumikita na ako ng pera ngayon para makaahon tayo sa hirap. Pero, siya nga pala, meron akong dala para sa inyo. Ilalapag ko na lang dito yung pinamili ko ha. Kunin mo na lang after kong umalis. Pagkasyahin nyo na lang ito, Ella, ha? At huwag mong pababayaan ng mga kapatid mo. Aalis ka na po, Ate, kagad. Kakarating mo lang, ha? Miss na miss ka pa naman namin. Kasi gusto ka na namin ihagat ikis, eh. Sa totoo lang, miss na miss ko na rin kayo at gusto ko na rin kayong ihag ng mga kapatid mo. Dahil ang tagal na rin simula nang tayo magkita-kita. Pero hindi pwede eh. Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Critical ang itay dahil sa pesting COVID na yan. Pinilit ko na nga lang ang amo ko na umuwi dahil walang runner si inay sa ospital. Pero may awa ang langit. Malalagpasan natin ito. Ella, ikaw muna ang tatayong magulang ng mga kapatid mo ha? Dahil ikaw ang pinakapanganay sa kanila. Lagi kayong magdadasal. Ipag-pray mo si itay na sana gumaling na. Ipag-pray mo rin kami ni inay na sana makahanap kami ng pantustos sa mga gustusin sa ospital. At ipag-pray mo ang mga kapatid mo na sana huwag kayong magkakasakit. Idadalain ko din ang inyong kaligtasan. Huwag kayong mag-alala, nandito si ate ha. Babalik ako, pangako yan. Osha, kailangan ko nang umalis. Ella, aasahan kita ha. Pali mong pangako mo. Sagamang alam, tumating ka. Mapabali na ata ako. Ang daming gamot na dapat bilhin. Tapos, kailangan maranyo daw ako. Kasi yung isa may iwan dito sa loob. Tapos yung isa tagatakbo sa labas ng mga bibinig sa hospital. Ano ba namang magagawa ko? Nag-isa lang naman ako. Ay, bakit ba naman kasi sa dami-dami nagtatama lang ako? Pidang tatay mo pa. Kamusta naman yung mga kapatid mo na? Ayos lang ba sila? Huwag po kayong mag-alala sa mga bata dahil ayos lang po sila. Ito po, pag-cash ninyo muna po habang nandito po kayo sa hospital, baka may kailangan po kayong gastusin. Pati nga na ako mariseta. Ako na pong bahala dito. Baka kailangan na po kayo iniitay sa loob. Bumalik na po kayo. Yung cellphone niyo po, may load na yon. Huwag niyo pong kalilimutan i-charge para patawagan niyo po ako.
natin magawa ng paraan ang mga papers mo dahil masyadong komplikado. Conflicts kasi ang mga documents mo kaya hindi natin siya ma-process. Hindi na po ba magagawa ng paraan? Kailangan na kailangan ko po kasi yung pera ngayon, ang mamahal ng gamonitay. Sorry talaga, try mo kaya sa iba. Sa mga politiko, baka matulungan ka nila. Sige, yesa ha. Bye muna kasi busy na ako. Ma'am, wait lang po! Ma'am! Okay ka lang ba, anak? Sino ba kausap mo? Okay lang po, Nay. Mga nambabisit lang po. Balik na po kayo sa loob. Kailangan po kayo ni Itay. Bibilin ko na rin po itong mga gamot at aalis na po ako. Yung phone number ko po, nandiyan po sa phone nyo. Tawagan nyo na lang po ako kung kailangan. Sige po, Nay. Alis na po ako. Kailangan lang po namin ng pambili ng gamot. Reseta na naman? Napakarami niya nang ginagawa to ah. Magpapakita ko noon ng reseta pero hindi naman totoo. Totoo po yan. Totoo po ito. Maniwala po kayo. Tignan niyo po ang pirma ng doktor. Hello? Pwede naman dayain ang pirma. Tara na nga ate. Makaalis na nga dito. Totoo po ito. Hindi po ako scam. Totoo po ito. Sagutin ang cellphone mo, anak! Nasaan ka ba? Bakit, Inay? Anong nangyari? Ang tatay mo, anak! Ang tatay mo! Sana mabuhay pa siya! Pilit siyang nire-recover ng doktor. Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Ano nang mangyayari sa atin kapag may nangyari sa itay mo? Paano na tayo nito, anak?
nito. Baka kailangan na po kayo itinigit tayo sa loob. Bumalik na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Nandito si ate, ha? Babalik ako. Pangako yan. Ate, mag-iingat ka! Balikan mo kami, ha? Asaan ka? Pagbalik mo! Ubus na to, di ba? Hey, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Manalig tayo sa Kanya. Kasi alam ko, darating si ate. Nangako siya. Pray tayo. Lord, salamat po dahil natuto kami sa buhay. Napakarami po namin natutunan. Super! Kaya alam po namin hindi nyo kami papabayaan. Si Itay! Pagalingin niyo po siya. Si Inay, bigyan niyo po siya ng lakas ng loob para mabantayan niya po si Itay. Si Ate naman po, ingatan niyo po siya dahil gustong-gusto na po namin siyang mayakap. Sana maging maayos na po ang lahat upang magkasama-sama na po kami ulit. I-bless niyo po ang aming kakainin at bigyan niyo po kami ng pagkain pa. Amen! Ayesa Aquino, nakatira sa Conception Tarlac. May tatlong kapatid at ang iyong ama ay na-confined if infected siya ng COVID-19. At ang iyong ina naman ang nagbabantay sa ospital. Samantala, ikaw naman ang runner. Pina-background check kita. Tatlong araw ka nang walang malay. Pero huwag kang mag-alala dahil sabi ng doktor makarecover ka din. Sino po kayo? Kamusta na po ang mga kapatid ko at ang tatay ko? Huwag ka masyadong makikilos dahil hindi ka patuloy ang magaling. Sino ako? Maswerte ka dahil ako ang pinagnakawan mo. Dahil kung iba-iba lang yun, ay baka nasa kulungan ka na ngayon. Huwag mo nang ulitin yun dahil kahit anong hirap ng buhay, huwag na huwag kang kakapi sa patalim. Dahil ang nabubuhay sa patalim din mamamatay. Ako si Lauren Aventurado, ang CEO ng Timing Foundation. Layunin ang aming samahan na tumulong sa mga katulad mo na ikaw sa buhay. Ang mga kapatid mo, ayon binigyan sila ng team namin ng mga relief goods para makasurvive sila at magbibigay pa kami hanggang sa maging normal ang lahat. Ang tatay mo naman, kaya mo pala nagawa ang mga bagay na di ka nais-nais ay dahil nag 50-50 ang tatay mo ng mga panahon iyon. Unconscious pa rin siya ngayon, pero may good news ako sa'yo. Napagkasunduan namin na sagutin lahat ng magagastos nyo dito sa hospital hanggang sa gumaling ang tatay mo. Maraming salamat po. Akala ko katapusan ko na. Akala ko wala ng pag-asa. Pero nagkamali ko ako. Dahil marami ko pong taong mabubuting katulad nyo. Ayesa, hindi aksidente na makita tayo. Ewan ko nga ba dahil sa dami-dami ng lugar na pupuntahan ko,
Doon pa ako napadpad at kinailangan ko pang maglakad ng mga panahon. Naniniwala ako na pinadala ako ng Diyos doon para sa iyo. Nung magkatitigan tayo, nakita ko sa mga mata mo na hindi ka isang masamang tao. Diyos ang dapat mong pasalamatan, Ayesa. Ate, sa tingin mo ba dadating si Inay, Itay at si